Lord. Amen. Hallelujah po. God bless you, good morning po sa mga pinagpalang anak ng Panginoon. Are you blessed po ba? Amen. So alam niyo po, is blessed is napakasarap po isipin na you are blessed because your heart is happy. Because you have Jesus in our life. Amen. So yan, nandito po tayo kasi nais po natin makinig ng Word of God at unahin ng Lord sa ating buhay. Dahil alam natin si Lord ang magbibigay sa ating kagalakan. Amen po ba? So ako po ngayon po yung magbabahagi ng pledge and offering, encouragement lang po sa inyo. And may mga first timer po ba tayo? May isa po? Ano po pangalan? Thank you, bro. So, welcome po natin si Brother Julius Magsumbol. Welcome po, Brad. Talakpakan po natin ang Panginoon. So, hi, Brad. Welcome po. Nawa kami po yung nagagalak na kasama namin kayo upang magpuri sa ating Panginoon. At nawa hindi po yung first time mo. Bagkos ito yung simula mo sa pagpusang para makilala ang Panginoon. Salamat, Brad. God bless you. So, ayun. Nice ko rin pong sabihin sa inyo na mayroon tayong binibigay is our logos today. Huwag po natin po itong basta-basta tatanggapin lang na parang wala lang. Dahil may isa din pong message si Pastor dito na mapagpulutan po natin ang devotion po sa ating araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano. Amen po ba? So, mahalaga po ito. And ganun din po, sanay po mag-commit. Nandito po yung mga leaders natin, yung mga artists natin, nandito po lahat ng information about the church natin. Kung may mga gusto kayong kausapin, kukontakin, nandiyan na po number ni Pastor. Amen po ba? So, ngayon po, is empowered to share. Ang isi-share ko po sa inyo is ang text po natin ngayon is 2 Corinthians 9:7-8. So, alam na po natin ito. So, babasahin po natin sa reminding po sa ating lahat. So, you must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others sa NLT po yun. So, ang ibig pong sabihin ng Lord is, masaya po ang Lord na nagbibigay po tayo. Pero kung alam niyo sa puso niyo na hindi kayo masaya sa pagbibigay, o kung may ibabahagi kayo, huwag niyo na pong ibigay. Kasi si Lord ay nakatingin sa puso natin. Alam niyo kahit nabibigay mo yan, maliit man o mahalaga yan, maliit o malaki yan, pag chinir mo yan sa kapatiran mo, pag galing sa puso mo, masaya ka, di ba? Pero kung napipilitan ka, wag. Example sa atin, mga Christians na tayo, may mga fellowship tayo, tapos may mga sharing. Minsan parang sinasabi, wala akong overtime. Di ba? Ganun tayo eh, wala tayong overtime. Pero kung masaya ka, at kung babasahin mo to yung verse na ito, di ba? God will bless you. Kung masaya ka magbibigay, hindi ka mawawala kasi sabi ng Lord, ipoprovide pa niya yung mga kailangan mo para mag-share ka pa sa iba. Dadamihan ng Lord ang blessing mo dahil gusto ni Lord i-share mo pa sa iba kasi nakikita niya mapagkatiwalaan mo sa blessing na binigay niya. Amen po ba? So ngayon po, ang tithes is hindi po yun pagbibigay o share. Isa po man po ng Lord. Kung sa Malakay 3:10 po mababasa po natin, di ba? Bring all tithes. And all tithes belong to God. Amen? So makikita po natin po sa Leviticus 27:30. A tithe of everything from the land, whether grain, from the soil or fruit, from the tree belong to the Lord. It is holy to the Lord. Ang tithe po ay para kay Lord. Pero minsan, nahihirapan po tayong ibigay yun. Pero kapatid, hindi po naman po madali yun.
at naunawaan ko at bilang Kristiyano po sa paglalakad ko sa pagiging Kristiyano ko, hindi ko kaagad na ibibigay yun. Kumbaga, sinasabi ko, Lord, ito muna, 500 muna. Ay bibigay ko. Unti-unti yun, kapatid. Hanggang sa unawaan ko na kailangan ko ibigay yun sa Lord. Kasi sinasabi ko, Lord, I love you. Kung sinasabi mo, si Jesus is everything to you, bakit hindi mo kayang ibigay ang lahat na mayroon sa'yo? Diba kung love mo si Jesus, bakit Lord, huwag muna dito? I love you, but huwag dito. Diba? Pero kung mahal mo si Lord, parang nag-overflow yung pagmamahal mo sa Lord na ibinibigay mo. Dahil si Lord ay sapat na sa buhay natin. At alam natin si Lord ay pagpapalain tayo kung we keep His promise. Amen po ba? So magbigay po tayo na may galak sa ating puso. Kung manapibilit ang kawag ng gabi po yun. Hindi nabibigay ng Lord. Amen po ba? Ayun lang po. May we pray for our titles over here. Yes, Father God, thank you so much, Panginoon, for your love, Panginoon. Thank you for your word, Panginoon, na binahagi po ng iyong kapatid, na si, aming kapatid na si Sister Nina Lynn, Lord. Continue to bless him, Panginoon, na patuloy mo siyang pagpalain sa kanyang pangangailangan, Lord God, at makita sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mo siyang gamitin na marami pa pong makakilala sa inyo, Lord God, sa pamamagitan niya, Lord God, na ma-extend niya kung ano yung pagmamahal na meron ka, ang salvation na meron ka sa aming buhay, Lord God. And Lord, turuan mo po kaming magbigay ng may kagalakan sa aming mga kapatid, kung kanino man, at lalong-lalo sa iyo. Kaya lamang, Panginoon, ang aming papuri, pasalamat po sa Jesus. Name we pray. Amen. Amen.